I'm not ordinary, God called me for a reason. Caught by grace when life's a waste, gonna love me every season. Now I'm standing up, standing out, standing strong. I am not who I am, my life has now been reborn. Got me out of darkness, God brought me to this marvelous light. I'm a city on the hill, gonna be a bright light. No longer gonna listen, not gonna go with the world's flow. Gonna be different, child of God, counterflow. Oh,
Magandang gabi po sa ating lahat. Saturday night, Bible study night po natin. Second na po tayo sa series natin ng Basic Discipleship and Follow-up. So, bago tayo magsimula, again, open in prayer po muna. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa isa na namang linggo nagdaan na nakita namin muli inyong katapatan at proteksyon sa bawat isa sa amin. Salamat po na sa gabi ito muli ay bubuksan mo po ang aming mga puso at isipan, mata at tainga upang matanggap namin sa kabuuan ang iyong mensahe sa amin sa gabi ito para lamang sa iyong kapurihan. We praise you and thank you in Jesus' name. Amen. Okay, so last week, nakita na ang pinag-aralan natin, nagbaliktad na tayo dun sa process ng salvation natin, hindi po ba, na by repentance, hearing the gospel and responding by repentance and acceptance of Jesus, and then yung assurance ng salvation natin. So sabi natin last week, that was just the beginning, that was not the end, that was only the beginning of our relationship with God and journey in the Christian faith. So ngayon, pagpatuloy natin, after natin tumanggap sa Panginoon, so what is next? Ito po tayo ngayon. Okay, so the two most vital practices for Christians to grow in knowledge of and love for the Lord, para ma-maintain yung close relation natin sa Kanya, yung dalawang yun are abiding in God's Word and prayer. So sa gabi ito, pag-aaralan natin, abiding in God's Word. Okay, how do we abide in God's Word? Lima po ang pamamaraan. Mukha lang madami pero hindi po siya mahaba. Okay. How do we abide in God's Word? Unang-una po, number one, hearing God's Word. Pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga sermon, sa worship service, pakikinig sa mga sharing or testimony, or pag uma-attend tayo ng mga seminars. Okay, so hearing yung una. Okay, ano daw ba ang resulta pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon? Basahin natin sa Romans chapter 10, verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heart to the word about Christ. So hearing the word of God produces faith. Okay? Yung relationship natin sa Panginoon, nakita natin last time, it began by faith, di ba? By grace, we have been saved through faith. Okay? And our Christian journey continues through that same faith. Yung faith na binigay sa atin ng Panginoon para mapaniwalaan siya at tanggapin siya, yan din yung faith na kailangan natin lagi naririnig para tuloy-tuloy yung ating journey sa Kanya sa pakikinig ng salita Niya. Okay, na ito yung importante. Ano ba ang nangyayari pag naririnig natin ng Word of God? Maliban dun sa it produces faith, what happens when we continue to hear the word of God? 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Okay, so useful for four things. For teaching, sa pagtuturo, for rebuking, sa pagpapakita ng kamalian, for correcting, sa pagtama ng kamalian, and for training in righteousness. Tinuturoan para malaman ang tama, pinapakita at tinuturo ang kamalian, and then tinitrain tayo. All of this is being done through the Word of God. But, does it happen automatically? Panagbasa ba tayo ng Bible, automatically we are being taught, we are being rebuked, we are being corrected, we are being trained. Automatic ba yun? Ano ang sabi ng Luke chapter 11, verse 28? He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Okay. Blessed are those who hear and obey. So it's not enough na makikinig lang tayo. Kailangan daw ay makikinig para gawin. Merong purpose yung pakikinig, hindi lang para marinig, kundi para gawin. Ano sinabi dito ni James sa chapter 1, verses 23 and 24? Anyone who listens to the word but does not do what it says, it like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forget what he looks like. O di ba, pag nagsasalamin tayo, kita natin may dumi,
tayo sa mukha, aalisin natin yung dumi, okay, magulo yung buhok natin, aayusin natin. May response tayo doon sa nakikita natin sa salamin. So dapat may response din tayo pag narinig natin ang Word of God. Hindi po yung pasok sa isang tenga, labas sa kabila. So pumapasok sa tenga yung Word of God, okay, para pumunta sa ating isip at sa ating puso at nang magawa natin yung dapat na response o action according doon sa salita na narinig natin. So the Word of God remains, hindi pasok sa isang tenga, labas sa kabila. There is the blessedness of hearing and obeying. Okay, so to abide in God's Word means to hear God's Word and obey. Yun yung number one. O ano naman yung number two? Okay, reading God's Word. Kanina, hearing. Ngayon naman, reading God's Word. And we do this through Bible reading and personal devotion. Ano ba ang kaibahan niyang dalawang yan? Yung Bible reading, pag nasa worship service tayo, papabasa yung passage, binabasa natin. O pag nasa Bible study tayo, papabasa din yung passage, binabasa natin. So, it is a casual reading. Pero yung personal devotion, yun yung time na inaalat natin sa Panginoon na specific time. Ay, hindi tayo magiging legalistic dito ha, na ay dapat ikaw sa umaga lang yung personal devotion. Tayo po kung saan natin pinakamaibibigay yung 100% attention natin sa Panginoon, doon tayo mag-personal devotion, whether that is morning, noon, or night. Okay, anong ginagawa sa personal devotion? Nagbabasa ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay, ina-absorb yung Word of God. Okay, napakahalaga po nito kasi sabi ng Matthew 4:4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Oh, napakahalaga pala kasi kung tayo ay hindi mabubuhay ng walang physical food, hindi rin tayo mabubuhay ng walang spiritual food. Okay? So, God's Word is the spiritual food that sustains us spiritually. Okay? Now, si Job, may sinabi siya dito na sa natularan natin. Ano tinestify ni Job about the Word of God? Job chapter 23 verse 12. Patungkol to do sa kahalagahan ng Word of God sa kanya. I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Oh, I have treasured more than my daily bread, more than the physical bread. Tine-treasure, hindi maaring wala. Dapat lagi nando doon. Yun ang sabi ng tine-treasure. Okay, so ano ba to? Comparatively speaking, ha, sa totoo lang po, pwedeng wala tayong physical food for one day or two. Di ba po, pag nagfa-fasting tayo, di ba? Wala tayong food for one or two days. So, depende kung ano yung inalat mo number of days. Okay? Hindi natin ikamamatay yun. As a matter of fact, may benefit pa ngayon sa atin eh. Spiritually, while we are fasting, physically na may nagre-respond yung katawan, emotionally na nagkakaroon tayo ng kahinahunan, yung maraming benefits when we abstain from food. So, okay lang na hindi araw-araw yun. Pero yung spiritual food, hindi okay yun na hindi araw-araw. Dapat yun araw-araw. Bakit dapat araw-araw siya? We can do away with food for a few days, but we cannot do without our spiritual food, not even for one day. Ano bang mangyayari? What will happen if we will not treasure God's Word? Bakit daw hindi pwedeng wala yung spiritual food? Ano ang sabi ng very famous passage na Hosea chapter 4, verse 6? My people are destroyed from lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I also reject you as my priest, because you have ignored the law of your God. Okay. I will ignore your children. My people are destroyed because of lack of knowledge of the Word of God. So, sa paanong paraan tayo na de-destroy dahil lang sa wala tayo nung knowledge ng Word of God? Para masagot natin yan, tignan natin ano yung worth, ano yung value ng Word of God as it sustains us. Ano yung practical value ng Word of God para malaman natin kung ano ang nangyayari pag wala yun.
Okay, so practically, ibig sabihin ng treasuring God's word, it sustains us as it, number one, leads us to the right decisions in life. The word of God leads us in the right decisions in life. Kailangan po natin yung wisdom from the word of God. Kasi kahit gaano tayo katalino, okay? That's human intellect. Hindi yan makaka-compare sa wisdom na galing sa Panginoon. Kaya kung kulang tayo sa intellect, hindi tayo masyado matalino, walang problema. Ang importante yung wisdom ng Panginoon, which He lavishly gives to all kung magbabasa tayo, seseryosohin natin ng word of God. Para nung laging tama yung mga decision natin sa buhay. Tandaan po natin, ha, lagi ko sinasabi sa mga Bible study, di po ba na sa tatlong tenses of life, we have seen the past tense, we are seeing the present tense, pero yung future, ang Panginoon lang nakakakita nun. So what looks good now, today, in the present, may not be so tomorrow. Who knows? Only God knows. That's why we have to be led by the word of God for the right decision. Okay. Number two, ano ibig sabihin ng treasuring God's word? It sustains us as it comforts us in difficult or painful times. Palagi ko rin sinasabi sa Bible study to, that life is not always good and life will not always be good. Kahit na napakatino natin tao, it is never a guarantee na matino tayo, mabait tayo, ginagawa natin yung tama. It is never a guarantee that life will be always smooth sailing. So, pag dumarating yung mga difficulties sa kay mga painful times, despite na sumusunod naman tayo sa Panginoon, God's word comforts us. Okay? Hindi na po ako nagbibigay ng mga sample, ng mga verses kasi napakadami, napakayaman ng word of God mapapag-aralan natin. Actually, mamaya, doon sa pangatlo, doon natin titignan yan. No? Okay, so, una, it leads us to the right decisions. Pangalawa, it comforts us in difficult or painful situations. Pangatlo, it gives us hope in times of hopelessness. Katulad ngayon, pandemic. Ang daming tao nagtatanong, kailan ba ito matatapos? May katapusan pa ba ito? Pagkatapos ng Delta, sumunod Omicron, ay baka may susunod pa. Parang seemingly hopeless na tayo. Hindi po. Because the Word of God says that God is sovereign. God is in control. So alam natin may katapusan ito. Kasi paano na lahat yung magagandang plano ng Panginoon at saka pangako niya sa atin. At saka hindi pa tapos ang plano niya para sa buong mundo for this world. Di po ba? So, alam natin may katapusan, nila natin alam kung kailan. But God's word gives us hope as we go through seemingly hopeless times. Kaya tayo hindi nadidepress, kaya tayo hindi napapraning. Because we have hope. Nakahawak tayo sa salita ng Panginoon. At pang-apat, it stabilizes us, the word of God. If we treasure it, it stabilizes us in times of uncertainties. Para hindi tayo napapahamak. Kasi when times are uncertain, ang tendency, yung kung ano yung unang pumasok sa isip natin, yun yung gawin natin eh. Na nagiging rush ang mga decisions natin. Na uunahan tayo nung, sige na, yung nagiging aggressive na lang tayo. Kaya kung minsan napapahamak tayo dahil doon sa mga hindi stable yung mga nagagawa natin because of the uncertainty of time or the situation. Alright, so tignan natin. Ito lahat daw yung nakukuha natin when we treasure the Word of God. It leads us to the right decisions in life. It comforts us in difficult or painful times. It gives us hope in times of hopelessness. It stabilizes us in times of uncertainties. So, kung wala daw tayong knowledge of the Word of God, siyempre hindi natin matitreasure kung wala. That's when papasok yung we are destroyed. Kasi wala nagli-lead sa atin, wala nagko-comfort sa atin, wala magbibigay ng hope sa atin, wala mag-i-stabilize sa atin. In that sense, yes, tama yung sinabi ni Hosea sa chapter 4, verse 6. My people are destroyed because of the lack of knowledge. Knowledge of the Word of God that gives us wisdom, hope, comfort, and leads us in the right decision. So nakita natin how valuable the Word of God is to us. Ganun kahalaga mga kapatid. Okay? So let us not miss out on God's Word on a daily basis.
let's miss out on physical food for all its benefits, but never on spiritual food. Okay po, ha? So number one, sabi natin, what does it mean to abide in God's word? By hearing it. Pangalawa, by reading it. At pangatlo, ito yung medyo mahaba-haba ng kaunti, by studying God's word. Ano ang sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 15? Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Pag pinag-aaralan daw natin ang salita ng Panginoon, naiintindihan natin. Kaya approved tayo kay Lord kasi we understand Him. We understand Him through His word. And we are able to correctly handle the word of God. Hindi yung, ay, sabi to ganito. Ay, sabi to ganito. Hindi mo malaman sino ba ang tama. Eh, pero pag pinag-aaralan natin, okay, nalalaman natin ano talaga ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang salita. That's how we know that we are approved of God, and that's how we are able to handle it correctly. All right. So, we are able to understand. Not only to understand, okay, pero may example si Ezra. Basahin natin sa chapter 7, verse 10. For Ezra had devoted himself to the study and observance of the law of the Lord, and to teaching its decrees and laws in Israel. Okay. So Ezra, si Ezra po isang pare. Nung sa Old Testament po ang mga pare ang nagtuturo ng Word of God. Ezra devoted himself to the study and observance. Observance is another word of saying obedience. So he studied and observed or obeyed the Word of God. Why? Bakit niya pinag-aralan? Para maituro niya ang salita at utos ng Panginoon sa bayan ng Israel. Okay? At hindi lang para ituro, para matutunan, kundi ituro para nun maituro din nung iba. Okay, saan natin mababasa yan? 2 Timothy chapter 2, verse 2. Basahin natin. And the things you have heard may say in the presence of many witnesses and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Oh, may condition, ha? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para pag natutunan natin, may tuturo natin sa iba. Okay? At matutunan din nila at may tuturo nila sa iba. Pero ang tuturuan daw natin ay those who are reliable. Okay? Yung mga taong gusto talaga matuto at reliable in the sense na they will not keep it to themselves. Kung natanggap nila yung katuruan, ipapasa naman nila sa iba. Okay? They are committed and reliable to pass on the word of God. Diba? Parang kamukha na gawa ng Panginoon. Mag-isa siyang tinuruan niya yung 12. Yung 12, tinuruan yung 120 na tinuruan pa yung tinuruan ng tinuruan. Ilang bilyon na tayo ngayong Kristiyano na turuan ng Word of God. And it all started with the Lord Jesus single-handedly teaching the 12 na tinuruan ng tinuruan ng tinuruan. Okay? Of course, hindi ko man sinasabi, huwag yung turuan yung hindi na magiging reliable. Pero turuan natin, generally speaking, ang mga tao, tapos yung nakikita natin na may commitment at reliable at gustong ipasa ang ituro din ng Word of God, ititrain natin sila. Para nun, magpatuloy ang pagpasa ng Word of God sa tamang pamamaraan through the right people. Okay, so nakikita nyo rito, may bookshelf. Okay, ito po yung sinermon ni Pastor kanina. Nung magsisermon nga si Pastor kanina umaga, sabi ko, naku, tama, praise the Lord, yan yung lesson ngayong gabi. Okay, na gusto ko lang din pahapyawan ito, kailangan natin pahapyawan to kasi ang hirap ituro ng Word of God kung hindi mo naintindihan sa kabuuan. There are 66 books in the Bible, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Okay, kailangan meron tayong bird's eye view nung pareho para may duktong natin. Kasi itong Old Testament, hindi siya separate sa New Testament. Okay? It's one whole story divided by the timing. Old Testament times, New Testament times. Kukulit na natin yung overview, bird's eye view. Kasi if you understand the whole, pag pinag-aaralan mo na yung parts, madali. Why? Because you understand the whole. So pag-aralan na natin yung buong Biblia in minuscule. In other words, bird's eye view.
Okay, simulan natin. Tignan ninyo. Bawat theologian o Bible scholar, may kanya-kanya silang classification. So, iba-iba yung classification na, but for our purposes, according to sa author nito material na to, kinopya ko lang. Tingnan po natin, ha? Sa Old Testament, mayroong history, may poetry, may prophecy, three parts. Pero yung Law of Moses, parte siya nung history. Okay, so anuhin lang natin, tignan natin in minuscule. Ha? Yung Old Testament books, it is made up of the Law of Moses, or yung tinatawag na Pentateuch. That's Greek for five books. Five books yan from Genesis to Deuteronomy. Oh, tignan natin, ha? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Itong mga librong ito, it talks about God's chosen people, Israel, which began with Abraham, together with the law that was given to govern their life and relationship with God and with each other, in preparation to their going to the promised land. Okay, so bago pa dumating sa promised land, pinrepare na sila through the law. Okay, pero bago nangyari yon, they became slaves. Alam na natin, they became slaves in Egypt, and God sent Moses to deliver them and establish them in the promised land through Joshua. So that is the first five books. Yan yung makikita natin. Okay, and then tinan yung susunod, 12, from Joshua to Esther. Ano naman itong 12 ito? This is Israel's early life in the promised land. Okay. Na nung simula nila, sumusunod sila sa Diyos. Pero sandali lang, nagsimula na yung disobedience nila. And because of their disobedience, humingi sila ng, hindi na sila nakontento na si Lord yung king nila. Humingi sila ng king, human king like other nations had. So, ibigay naman ng Panginoon, and this happened during the time of the prophet Solomon. So, nung time na yun, nung nagkaroon sila na human king, they were known as the United Kingdom. United kasi lahat yung 12 tribo, they acted as one under their human king. Okay. At ito ay nangyari nung panahon ng tatlong kings, the first three kings. Okay. Si Saul, si David, at ang kanyang anak na si Solomon. Pero nung namatay si Solomon at umupo yung kanyang anak na si Rehoboam, naging divided kingdom sila. Yun, ito na. Yung divided kingdom naging northern and southern. The northern kingdom was known as Israel, 10 tribo yun. Yung southern kingdom, it was known as Judah, 2 tribo yun. Nagpatuloy sila, kahit na magkahiwalay na sila, nagpatuloy sila sa pag-disobey sa Panginoon. Eh mas matindi yung disobedience ng northern tribe. Kaya sila ay sinakop na Israel, they were deported, captured and deported by the Assyrians. Nawala sila. Hindi pa natuto doon yung Southern Kingdom, yung Judah. Hindi, nagpatuloy pa rin sa disobedience sa Panginoon. Kaya pati sila, in-exile ng Panginoon. Pero sila, they were not deported. They were just exiled for 70 years. Alam natin to. Anong tawag dito? Babylonian captivity. Sinabi ng Panginoon, 70 years, pero ibabalik ko kayo. Ang theological term dyan ay remnant. There has to be a remnant. Kasi kailangan magpatuloy ang programa ng Panginoon para sa kanyang bayang Israel. Okay, so nung bumalik sila, ibinalik siya sa promised land ng after 70 years, diyan pumasok yung si Ezra at si Nehemiah who prophesied to them. Paano si Esther? Esther happened during the time of Ezra. Between chapter 6 and 7, nakapaloob siya doon. Pero si Ezra at si Nehemiah ang nag-minister doon sa nakabalik. Okay, so balik naman tayo doon sa third. Yung third division is poetry. Okay, and these are six books from Job. Si Job po ay pangalan ng tao. Job to Song of Songs, including Lamentations. These are basically words of wisdom written mostly by King David and King Solomon and others except for the book of Job kasi unknown yung author ng Job. Eh. So we get some glimpses or nuggets of wisdom dito sa mga books na ito. All right. So, tapos yung last division is prophecy. 16 books 'yan. 4 major, 12 minor from Isaiah to Malachi. Ayun, nakikita natin, ha. Isaiah to Malachi. Prophecy from
Oo, tama. Isaiah 2, Malachi, kasi sinama ko pala yung minor prophets. Doon muna tayo sa major prophets. Ano bang difference? Ang difference lang yan sa size of books. Maraming chapters yung mga major. Konti lang chapters ng minor. Kaya yung major or minor, not in the importance of book, of the book, but in the size of the book. Okay? But they had the same message. They had the same message. Ano yung message? For the people of God to repent from their sins and turn back to God as their only God. Alam na natin yung disobedience nila, di ba? Sumasamba sila sa iba't ibang Diyos. Ang pinaka number one nilang Diyos na sinasamba niya, si Baal. Okay, ayaw ng Diyos yun. Kasi ang sabi ng Diyos, you will be my people, I will be your God. Yun ang kasunduan nila eh. Bumali sila sa kasunduan. Okay, so ano ngayon nangyari? Napatapon sila, pero ibinalik naman. Okay. So, tingnan lang natin itong apat na major prophets. Yung from Isaiah to Daniel, nag-prophesy sila sa bayan ng Judah, Isaiah and Jeremiah, bago na ipatapon. Eh, hindi nakinig sa Panginoon na ipatapon sila. Pero, sa faithfulness ng Panginoon, kahit na ipatapon na sila, nag-minister pa rin si Ezekiel at si Daniel during their exile. Para hindi sila mawala ng pag-asa, para panghawakan nila yung sinabi ng Diyos na ibabalik ko kayo at the appointed time. Okay, yun yung sa major prophets. Eh, yun naman minor prophets, okay? They prophesy to the whole nation, Judah and Israel, Northern Kingdom, Southern Kingdom, before the deportation and exile. Okay? At yun din ang mensahe, magbalik loob kayo sa Panginoon. Bumalik kayo sa Panginoon dahil siya lang nag-iisang Diyos na kumuha sa inyo at nagmahal sa inyo. Okay? So, so nakita natin ito yung pinaka nangyari sa kanila sa Old Testament. The Lord took them from being a non-people into being God's people, pero pinangunahan nila ng disobedience ang katigasan ng ulo, kaya dinisiplina sila ng Panginoon, napatapod, napa-exile, but in God's faithfulness, ibinalik sila. Hindi maaaring hindi ibalik ng Diyos dahil andoon yung kanyang promise at andoon yung plano niya para sa kanila. So diyan nagsara ang Old Testament. And then, pasok tayo sa New Testament. Tignan ninyo. By the way, nakikita nyo ba? Pansinin ninyo. Baka meron sa inyo diyan na mahilig sa detalye. Tignan nyo yung side ng prophecy. Yung shelf ng prophecy. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Sabi natin yan yung apat na major prophets. Okay. So bakit si Daniel nakasama dito sa minor prophets? Okay, kasi mayroong mga classification na ipinasok si Daniel sa minor prophets kasi 12 chapters lang siya. Mahaba pa nga sa kanya si Hosea, which is 14 chapters Okay? So size wise parang siyang minor prophet kaya nilagay nila doon. Pero according do sa timing at saka do sa message, pang major prophet siya. So wala namang mali diyan. Classifications lang 'yan. Ang importante yung message. Okay, so importante naiintindihan natin, ha? Okay, so nagsara ang Old Testament, wala silang king, sila ay wala rin silang wala pa rin silang deliverer na siyang pinrophesy nila na pinrophesy sa kanila na nahintayin nila. Okay. So pagpasok ng New Testament, okay, ito na yung good news. The good news na yung napag-aralan natin ng January 1, di ba? Na ipinanganak ni Mesiya ang inyong deliverer. Okay. So yun yung gospel, di ba? Bakit apat ang version? Matthew, Mark, Luke, and John. Iisa yung story. It's all about Jesus and His mission of salvation and deliverance for mankind because of God's love. Iisa yung mensahe. Bakit kailangan apat na version? Okay? Tingnan natin. Matthew was... Ito ay simpleng comparison. Pero kung pag-aaralan yung mabuti ito, malalim. Complicated. Pero isimplify na lang natin kasi bird's eye view lang naman para lang maintindihan natin. Ha? Matthew was written for the Jews and the Jews have been waiting for their king, for their deliverer, for the Messiah to come. So it presents the kingship of Jesus. Mas madali lang tatanggapin yun kasi that's what they were waiting for, a king, a Messiah. Si Mark naman, bakit nga, he was writing for the Romans. Pinresent naman niya servanthood ni Jesus. Kasi during that time, the Roman people were very heavy on having slaves and servants. Yung
actually one-third ng Roman Empire ay Romans, two-thirds other people who were slaves. So napakadami. So nag-identify si Jesus doon sa nakararami, doon sa mga naaapi, doon sa mga winawalang bahala, doon naka-identify si Jesus. So he was being presented as a servant, yung servanthood niya. Si Luke naman, this was being written for the Greek people, Greek or Gentiles, kasi pag sabi mong Gentile, basically yung mga Greek people yon or Greek-speaking people, which included the Romans at that point in time. It presented the humanity of Jesus. O bakit naman yung humanity naka-forefront dito? Alam natin, no, kayong mga aware kayo doon sa tiyatawag na Greek mythology, napakadami nilang Diyos. Nung panahon ng Greek civilization, napakadami nilang Diyos. At lahat itong mga Diyos na ito ay malayo. Malayo sila sa tao, wala silang pakialam sa tao. And that's why Luke was presenting Jesus' humanity. He presents the humanity of Jesus. Kasi siya lamang yung Diyos na may human side. Siya lamang yung Diyos na dahil may human side, may care sa tao. Hindi kamukha yung mga Diyos nila nung Greek sa Greek civilization, yung mga Diyos, pinaglalaroan nga nila yung mga tao eh. Wala silang pakialam sa tao. And here comes a God who loves human beings so much so na namatay nga siya para sa atin. No? So may kanya-kanya silang presentation according doon sa audience nila. Okay. And John, si John walang particular audience. He was writing to all peoples, anybody. Okay, kaya ang presentation na kay Jesus, Jesus is the is God. Ang pinipresent niya yung deity, yung divine nature ni Jesus. Kasi nakita nila si Jesus, alam nila, ipinanganak kay Jose at saka kay Maria, lumaki na kasama nila. Kaya ano sinasabi ni Jesus yung divinity niya? Sinasabi na, di ba't anak ito nila ni Maria? Pinanganak ito dito, kasama natin ito lumaki. Okay? Kaya pinapakita ni Jesus na ni John that Jesus was not a human being. He became a human being. O iba yung tao sa nagkatawang tao. Doctrine of incarnation. Di po ba? Okay? Diyos na nagkatawang tao. Okay. So, alam na natin ha? So, ito yung apat na versions ng gospel. May kanya-kanya silang peculiarities. Yung mahilig ka sa kwento, mahilig ka sa mataas na discussion, gusto mo na maiksi lang ang discussion. These four answer up to all those differences. So I suggest na basahin nyo, madali naman basahin kasi iisa yung storya eh. It's all about Jesus, the Savior. Okay. And then after nun, eto na, history, iisang libro lang. Acts, the book of Acts. Okay. Ito naman, it talks about the acts of the apostles and other disciples through the Holy Spirit. Yung iba, sinasabi nila, ang title doon ng acts is Acts of the Holy Spirit through the apostles. Yung naman iba sinasabi, Acts of the Apostles through the Holy Spirit. It doesn't matter. What matters is these were acts of both the apostles and the Holy Spirit after ni Jesus Christ bumalik sa Diyos Ama sa langit. Ano yung makikita natin dito? Yung guidance and power ng Holy Spirit. Yun ang nag-guide sa mga apostles and disciples as they continued the work of Christ after His death. Kaya pag gusto nyo malaman, ano ba talaga dapat ang gawin sa church? Paano ba talaga ang church? Bumalik lang tayo sa Book of Acts. Kasi lahat na natutunan nila kay Jesus when He was with them for 3 years, yun yung isinakatuparan nila, yun yung ginawa nila, yun yung original. So dyan yung makikita na walang denomination, wala nga Jews and Gentiles eh, pinag-isa yan eh. So wala yung issue ng denomination, wala yung mga issue na mga meron tayo ngayon na gawa na lang ng mga tao. Go back to the original, ito yun, Acts, okay, Book of Acts. And then after nun, mayroong 21 letters. Okay, ang tawag dyan ay epistles. From the book of Romans to the book of Jude. Divided into 13 Paulinian epistles and 8 general epistles. Bakit Paulinian epistles ang tawag o Pauline epistles? Kasi si Paul ang author. Now, these 13 books, they talk about doctrine, church administration, and church life as the body of Christ.
medyo malalim ng kaunti kasi alam naman natin na, na si ang Apostle Paul eh masyadong matalino, masyadong magaling magsalita at sumulat, kaya medyo hindi easy study, ay hindi easy reading. Kailangan ng study dito sa Pauline Epistles. Kaya nga dapat pinag-aaralan, di po ba? Na hindi naman ibig sabihin na hindi natin pag-aaralan yung 8 general epistles. Kailangan pa din. General kasi various authors. Bakit? Kasi ang dami isinulat about Christian living na nakaset doon sa panahon nila. Hindi naman sa panahon natin eh. Kaya kailangan ng dynamic equivalence. Ang tawag doon is kung ano yung sa kanila noon, ano yung dynamic equivalence sa atin ngayon. Kasi iba yung panahon noon sa panahon ngayon, but the teaching is eternal, the teaching is the same. Paano natin itutugma yung noon sa ngayon? Tawag doon dynamic equivalence. Oh, kaya kahit medyo lighter kaysa doon sa Pauline epistles, kailangan pa rin pag-aralan because of the historical setup. Na? Marami tayong matututunan dito sa mga letters na to, mga practical and doctrinal. And then the last book, which is prophecy. Ito na. Ito yung kinakatakutan basahin. Okay, yung Book of Revelation. Kaya natin kinakatakutan, eh, kasi very graphic, very vivid yung description ng mangyayari in the end times, which hindi natin dapat katakutan. Kasi kung nasa Panginoon tayo, we are secure. Ano man ang mangyari, alam natin, buhay tayo ngayon, mamamatay tayo, pero mabubuhay na muli. So what comes in between does not really matter. If you are in the Lord, you are in the Lord. Okay? So itong Book of Revelation, it talks about the prophecies concerning naman sa future judgment. Actually, ang dapat matakot dito yung wala kay Kristo. Kasi ito yung mangyayari sa kanila eh. Okay? Nagwa-warning na ang Panginoon. This is what's going to happen in the end times. Ang problema lang, aabuti mo ba yung end times? Hindi natin alam kung kailan babawiin ng Diyos itong hiram na buhay na ito. Kaya nagwa-warning na itong prophecy na ito. Na if you are in Christ, it doesn't matter kung ano pa yung makita mo na yan. You are saved. You are in Christ. O tayo naman mga tumanggap na sa Panginoon, ito yung comfort natin. Na whatever tribulations, difficulties, pain, suffering na ina-undergo natin ngayon dito, may katapusan lahat yan. Kasi sinabi ng Book of Revelations, we will end up with the Lord after all this time, after all these things pass away. Na? So to properly understand and appreciate all these 66 books, kailangan natin regularly mag-attend ng Bible study and regularly go to church and listen to church sermons. Kasi yung sermons sa church is about the Word of God, it's about God. Eh, ganun din naman sa Bible study. So, double take tayo, di ba? Naririnig natin sa church, naririnig natin sa Bible study para nun mas maintindihan natin, naintindihan na natin siya sa overview. Pero mas maintindihan pa natin pag pinag-aaralan na unti-unti yung parts. It will all make sense. Na? Nakita nyo, very wonderful. The Word of God is very wonderful. Hindi lang siya informative. Wonderful. Bakit? It has everything for us. Everything. Wala kang pangangailangan o gusto na wala doon. Andyan lahat. Okay? And it will take us a lifetime para pag-aralan. Ako nga hanggang ngayon, ang dami ko pa natututunan eh. Kahit na mag-aral ka na mag-aral, we can never exhaust the Word of God. Ganun kayaman yung Word of God. Okay? So, huwag nyo i-shortchange ang sarili nyo na, ay, alam ko na yan, narinig ko na yan. Di ba sinabi sa Bible, the Word of God is new every morning. New. Yung nabasa mo ngayon, ito yung dating sa'yo. Pag nabasa mo yung after some time, iba na naman ang dating. But it's the same Word. Di ba? Nakita natin, hindi nyo malalaman niya kung hindi nyo babasahin palagi ang Bible. Okay po, mga kapatid. So, how do we abide in God's Word? Una-una, by hearing it. Pangalawa, by reading it. Pangatlo, by studying it. Okay? At pang-apat, by memorizing it. Ah, kailangan pa natin mag-memorize. Bakit pa kailangan? Ano ba yung komersya na? Kailangan pa bang memoryahin yan? Yes. Sa Word of God, yes, kailangan. Ano ba ang benefits na makukuha natin sa pag-memorya ng Word of God? Psalm 119, verses 9 and 11. How can a young person stay on the path of purity by living according to your word? I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Oh, it keeps our way pure.
Kasi the word of God sees to it na hindi tayo papunta sa way ng kasalanan. Papunta tayo sa way ng kabanalan, ng kabutihan, ng katotohanan. Okay? So, ano yung benefit kung nagmemorya tayo ng scripture? Sa oras ng tukso, okay, the word of God comes in handy. Andyan agad siya. Andyan agad siya, papaalala niya sa iyo, ay, oo nga, hindi dapat yan, wag yan. Mabilis, handy. Kasi bakit? Eh, andi dito na, minimorya mo eh. Diba? It is the sword of God. The sword of God is it is the sword of the Spirit. The word of God is the sword of Spirit. Yun ang panlaban natin. Kaya nga pag sinasabi ng mga tao ngayon, ay nako, wala na tayong pag-asa, hopeless na tayo. Hindi po, sinabi ng Biblia, okay? Romans 15:13, our God is the God of hope. Meron tayong pag-asa, hindi tayo hopeless. Ay, oo nga pala. O, di ba, no? It comes in handy. Bakit andi dito na eh? Kaya dapat nagmemorya tayo eh. Okay, and meron pa isa. Proverbs 22:17 to 19. Ano naman ang benefit? Pay attention and turn your ear to the saying of this wise. Apply your heart to what I teach, for it is pleasing when I keep them in your heart and have all of them ready on your lips, so that your trust may be in the Lord. I teach you today, even you. All right, as we hear, read and study the Word of God, nakikita natin yung kabutihan nito sa ating buhay at minimemorya natin ang mga salita ng Diyos, it pleases the Lord. Why does it please Him? Because nakikita niya that we are putting our trust in Him. That's why we are studying His Word. We are memorizing it. Ando dun yung pagtitiwala natin sa Kanya at sa Kanya salita, and it pleases the Lord. Okay? And lastly, 2 Timothy 3:16. All scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Alright? Ito yung pamumuhay na gusto ng Panginoon sa atin. Gusto niya na natuturoan tayo, nakokorek tayo, natitrain tayo para yun yung pamumuhay na ginagawa natin. Yun ang pamumuhay na gusto ng Panginoon ayon sa kanyang salita. See? These are all the benefits na nakukuha natin when we memorize God's Word. They come in handy in times of trouble or temptation. It is one of the ways to please God. Okay? Of course, another way is, you know, when we serve God, when we praise God, maraming ways. But this is one of those ways. And this is one of those ways na nagbe-benefit tayo ng husto. Okay? Dahil na napapamuhay natin yung gusto ng Panginoon na klase ng pamumuhay. And at the same time, again, pleasing Him. Okay? So for all its benefits, okay, memorizing God's Word should not be difficult. Pag isang bagay, may pakinabang sa iyo, gusto mo lagi iniisip, gusto mo lagi tinatandaan. Diba? Napakalaking pakinabang ng Word of God. Kaya dapat lagi nasa isip at puso natin, lagi natin tinatandaan, lagi natin sinasabi. Actually, sa Old Testament, ito nga yung utos sa kanila eh. Na utos sa mga ama, actually sa ama, dahil sila yung patriarchal kasi sila eh. Ituro mo ika ito sa anak mo, pag nasloob kayo ng bahay, nakaupo, paglabas ninyo, naglalakad kayo sa kalye, even bago kayo matulog, umiikot ang buhay natin dapat sa Word of God. Para nun, hindi masyadong marami yung way na makakapasok ang kalaban sa atin. Of course, dahil hindi perfect, sometimes sa kakapasok, binabawasan natin yung time na makakapasok siya kasi yung para tayo nagbibuild ng wall around us through the Word of God. Yun ang protection natin against the evil one. Di po ba? Para na-enjoy natin yung buhay as God has intended. Anong sabi niya sa John 10:10? I have come that they might have life and that they might have it to the full. Gusto ng Diyos, full life. Masayang buhay. Sagana, maayos na buhay. Alright? So, memorizing God's Word at the very least, okay, we have the benefit of His Word ready to claim in times of difficulties, pain, or need. Okay? Madali natin matandaan pag lagi natin naririnig. Di ba? Madali natin matandaan pag lagi natin nababasa. Madali natin matandaan pag lagi natin pinag-aaralan. Pag lagi-lagi, madali na. Oh, di po ba? Okay? And lastly, nagme-memorize tayo, magme-meditate pa tayo. Ano ba yung meditation na yan? Okay? Yung meditation, yun yung personal Bible study mo. Yung naggaling tayo ng Bible study, kamukha niyan ngayon, magba-Bible study yung iba sa inyo or bukas, group Bible study yun.
Pero after nun, pwede ka pa nung ikaw lang mismo. Pag bulay-bulayan mo, pag nilay-nilayan mo, personal Bible study mo yun, meditating on God's Word ang tawag doon. Okay? Biblical meditation is thinking deeply about the meaning of God's Word and its application, personal application to our life. Okay, ang sabi ng example, ang sabi ng author material na to, sabi niya, reading the Bible is like one dip of a tea bag in hot water. Okay, pag, di ba, kumukuloy yung tubig, pag sinalusaw mo na ganun yung tsaa at yung tea bag at ininom mo, may lasa na, nakaka-benefit ka dun sa lasa. But, meditation is like letting the tea bag soak into the water until all the rich flavor is extracted. Meaning, kung may lasa na siya sa isang dip lang na ganun, kung patatagalin mo pa siya doon, okay, stronger, deeper yung lasa. Mas mabigat yung dating. Mas ang benefit na makukuha natin. Di po ba? Ano ba ang sabi ng Psalm 1 and 2 dito? Ano yung patibay niya dito sa meditating on God's Word, yung benefit na nakukuha natin? Psalm chapter 1, verses 1 and 2. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or set on the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditate on His law day and night. Oh, you are blessed. Okay? Blessed practically in what sense? Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Bakit prosperous and successful? Because the way of the Lord is perfect. The word of God is perfect because God is perfect. So kung yung sinusundan mo yung ginagawa mo is according to perfection, then prosperous and successful. Di po ba? Okay? Although, siyempre, sabi nga natin, we're still in this world na hindi perfect at miski tayo hindi perfect, nababawasan lang yon. Pero that is the rule and not the exemption. Exemption lang yung paminsan-minsan na dudulans, paminsan-minsan na bibigo, pero the rule is successful, prosperous. Kasi nga, yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, kailangan natin yung Word of God. Yun yung gabay natin, di ba? Nakalimutan ko pa nga, ngayon ko lang naisip, Psalm 119:105. Di ba? Thy word is a lamp unto my feet, and is a lamp unto my feet, and a guide to my path. Di ba? Para hindi ka napupunta doon sa nalulubak ka, napapahama ka, nasasaktan ka, sundan mo yung giya ng Word of God. Alright. So, how do we meditate? Alam natin yung benefit. How do we meditate on God's Word? Okay? It is as simple as A-E-I-O-U. Okay? A-E-I-O-U. Kunin natin yung very famous na John 3:16. Simulan natin, tignan natin yung A-E-I-O-U. Doon sa A. Okay, when you meditate on the Word of God, sabi natin, you're making a, or you are doing a personal Bible study. Ask questions about the passage. John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So you might ask, who does God love? How did God show His love? What will those who believe in Christ receive? Yun, yung nag-iisang verse na yun, hinihimay-himay natin, okay? We ask questions, alright? So that is the And then, emphasize various words. Balikan natin yung first part lang. To emphasize means, yung babasahin mo over and over yung verse, nag-emphasize ka ng different word each time para nabubuo mo yung pag-aaral mo. For example, the first time, for God so love the world. So, yung God ang emphasis. Susunod naman, for God so loved the world. Ang emphasis mo naman na so loved. The next time naman, for God so loved the world that He gave. Okay, so doon sa pag-word study mo na yun, pupunta tayo doon sa E, in your own words, pwede natin i-paraphrase ng ganito. Yung for God so loved the world. Okay?
God loves this world so much that He gave the greatest gift imaginable. Sino daw yun? Jesus Christ. That those who believe won't perish in hell, but instead live with God forever in heaven. Saan natin nakuha yung mula doon sa ask questions? Emphasize various words. Kaya nga, in your own words, makakapag-paraphrase ka na kasi unti-unti ka na nag-personal Bible study. Ito pa, without the help pa ito ng mga commentaries o concordance or mga iba-iba pa mga Bible tools. No? Ito pa lang, personal study lang according dun sa pagkakaunawa natin. Okay? A, E, I, O. Okay? Other passages. Look up cross-references in the margin of your Bible. Doon sa kanan, usually nasa kanan yun eh. Pagbasa mo ng verse, meron doon sa kanan na cross-reference. Okay? Basahin mo yun. Basahin nyo yun. Kasi yung nakakadagdag sila eh. For example, you might look up Romans 5:8 as a cross-reference for doon sa God so loved the world. Ano yung additional light na makikita natin dito? Kasi sabi na Romans 5:8, na this is how God demonstrated His love for us, that He died for us while we were still sinners. Anong kinalaman nun doon sa God so loved? Gayun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Gayun na lamang. Meaning, wow, what kind of love, di ba? What kind of love? Sabi ng Romans 5:8, we were sinners. Tayo ay marumi. Nasa kasalanan. May karumihan tayo dahil sa kasalanan. Hindi madaling magmahalin yung marumi. Hindi nga gusto yung marumi. And yet, minahal tayo ng Panginoon. That is how God so loved the world. That even while we were sinners, andudun pa tayo sa karumihan ng ating kasalanan. Oh, diba nakikita natin, no? Yung other passages, they strengthen, they contribute, they throw additional light doon sa minimeditate natin na verse, okay, or passage. So, ask, emphasize words, ask questions, emphasize various words. E, in your own words, mag-paraphrase ka. O, look at the other passages. And then, U, use the passage. Pagkatapos ng pag-aralan niya, naintindihan mo na, use the passage as a matter of practical application, personal application sa iyo. Ikaw lang mismo. What is God telling you? How does it apply personally to you? Kasi the same word, the same passage, the same statement sa Bible can mean so many different things to different peoples. That's how God speaks to us. Nakita niyo kung gaano kahirap. Ako hindi ko kaya intindihin yun eh. Yun lang kumausap pa ng dalawang tao nang sabay. Kaya mo? Hindi natin kaya eh. Kausapin mo yung dalawang tao sabay. Ang Diyos, kinakausap siya ng billion-billion tao sabay-sabay, nakakausap niya lahat yun. Diba? Kaya nandoon yung ating kagustuhan na kausapin ng Diyos. Bakit? His line is never busy. His line is always open. Actually, He's just waiting for us na kausapin natin siya. Gusto niya tayo laging kaulayaw, kasama, kausap, nasasabihan, pinapakinggan. Okay? So, after reading God's word, okay, when we read, we study, and we meditate and memorize God's word as we hear God's word, lahat ng ito papunta sa atin. Ang response natin dyan, ipabalik naman natin sa Panginoon through prayer. Yan ang topic natin next week. We hear God's word, God speaks to us. Ano yung response natin? We speak to the Lord through prayer. Okay, mga kapatid, that's the beauty of the Word of God. Unfathomable, very deep, unsearchable. Sa salitang ngayon, Gen Z or Millennial, grabe. Diba? Grabe ang Word of God. So mga kapatid, let's begin if we have not yet begun, or if we have already begun, let's keep reading, hearing, studying, meditating, and memorizing God's Word for all its benefits to us and for all the glory that God deserves from us, for all the glory it will bring to Him as we do all of these things to His words na ni-reveal niya sa atin
kung ni-reveal, gusto niya malaman natin para makarespond tayo sa Kanya. You see, that's what it means to abide in God's Word. Okay. May gusto ko ba idagdag, Brother June, Elder June? Mukhang detalyado na, ATB, no? Yung ating katuruan sa gabing ito. Amazing. Talagang habang ninanamnam natin yung salita at nagme-meditate tayo, talagang the way mangusap ang ating Diyos sa ating buhay, nararamdaman natin yon. Naalala ko bigla yung kabataan ko, ATB. Bata pa naman ako. Pag nagkakaroon ng mga youth. Bata ka pa. Oh, okay. Nung bata pa. Yung mga mas youth camp. Bata pa. Okay. Mga youth camp, nagkakaroon ng evangelism. Nakakausap mo yung mga magagawa din sa probinsya. And the practice that they're doing is talagang useful ito. Every morning, gigising sila ng umaga, nagkakaroon ng devotion. Simpleng buhay, but puno sa gana ng pangungusap, salita ng Diyos. Ibig sabihin, kahit ganun ang buhay nila sa probinsya, simpleng-simple lang, but because the Word of God, yun ang nagpupuno, yun ang nagbibigay ng pag-asa sa kanila, maligaya-maligaya sila. After meditation, pupunta sa sakahan, magtatanim, uuwi, magbe-breakfast, babalik ng hapunan, that's life. Sa kanila, simple, tingnan, but maligaya sila. Dahil puno sila sa kanilang araw-araw na preparation, spiritually. So, yun po ang pinakamagandang practice na nakita ko rin. No? Kaya ako'y natutuwa kasi ang challenge ko at EB talaga sa ngayon. Sige, mamaya na yung challenge mo, Elder po. June. Mamaya natin pag-usapan yung challenge para i-challenge din natin sila. And thank you doon sa sinabi mo kasi na-remind ako, give me 1 minute lang mga kapatid, na-remind ako doon sa sinabi niya, si Tita Nancy, yung asawa ni Pastor Moses na siyang ginamit ng Panginoon para humanly ma-establish yung FCC dito sa Abu Dhabi. Nung bagong tanggap lang kami, lagi niya sinasabi sa amin, let the word of God speak to you. Let God speak to you. So sabi namin, how? Tita Nancy, how? Read the word of God. Study the word of God. Let God speak to you. Tapos sabi niya sa amin, these words are above your head right now. Eh talagang above my head ang hindi ko naintindihan. But sabi niya, but when you keep reading, studying the word of God, you will know what I mean, sabi niya. Kaya noong umpisa, ganun, sabi ko, oh, words above my head. And then later on, when I started studying, meditating, hearing and listening to the Word of God, so yun pala ang ibig sabihin nun. So yun din ang challenge ko sa inyo mga kapatid. If these words that you have heard from me are words above your head, let it sink deep into your head, into your heart. Okay, give it the chance. Do the 5 steps of abiding in God's Word. You hear, you read, you study, you memorize and meditate on the Word of God, then hindi na siya words above our head. Okay? Words in our heart na yan, inside our head. Okay? Bago natin, bago tayo mag-discuss doon sa, bago tayo makinig pala doon sa ating special message, special song number. Basahin natin yung question na mga kapatid, gustong-gusto ko lang marinig sa inyo. Yung inyong sagot dito sa tanong na ito. Ano ba yung tanong natin sa kanila? In response to abiding in God's Word. Kasi ito yung way para lumago tayo sa pagkakilala natin sa Panginoon, sa ating relasyon sa Panginoon, di ba? So ito po yung tanong. Nababasa na ba? Which of the 5 ways do we find the most difficult to do or maintain? Yung bang hearing, reading, studying, memorizing, meditating God's Word, alin dyan sa 5 yan ang parang pinakamahirap para sa iyo? Para sa iyo personally. Is it hearing, reading, studying, memorizing, or meditating God's Word? Bakit? Importante po ah. Kahit i-discuss lang natin sandali dito para we can all benefit from each other. Baka yung difficulty ko, difficulty rin ng iba. Let's talk, let's discuss. So, and while we're doing that, makinig po muna tayo sa ating suking banda na galing ng FCC Musafa. Okay? Ang Broken Chains. Ang kanilang awit ay Run to the Father. Run to the Father.
carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. And I see it now, I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Whoa, whoa, whoa. You saw my condition, had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. And I don't have a contest for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. Run to the Father, I'll fall into grace. I'm done with hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. I'm done with
Yes, salamat Broken Chains sa inyong magandang awit. Amen. Ah, Elder June, tignan na natin yung ating mga ano. Oo, ito galing kay Sis. Taga-panood, taga-pakinig. Galing kay Sis Her na po ito. Ang sabi niya, difficult talaga Sis B. Lahat ng mention kung ang isang tao sarado ang puso at isip para na, ha? Namnamin ang salita ng Diyos. So balit ang taong sa isip at sinasagawa ang salita ng Diyos. Putol ba? Or... Parang bitin, ano? Subalit, oo, parang nabitin. Herna, pakikumpleto naman, parang nabitin eh. Pero agree ako sa kanya dito, no? Na pagsarado daw ang puso at isipan. Pero kahit na sarado ang puso at isipan, pwede rin na maka-breakthrough ang Word of God. Kasi yan ang testimony ni Josh McDowell eh. Yung he's a Bible scholar, theologian, na atheist siya eh. He started reading the Bible to disprove the Bible. Ang nangyari, naging Christian siya from being an atheist. Kasi the more he read, the more he was convicted and convinced. No, yung sarado, nagbukas. See, that's the wonder and power of the Word of God. Ayan na. Kinumpleto na ni Herna. O, lahat na nang nabanggit ay hindi mahirap. Kailangan i-hawig, habit sa makinig, sa magbasa. Gawing habit at magbasa. Pag-aralan at i-memorize ang salita ng Diyos ay namnamin ang salita ng Diyos. I-memorize, yun, pag-aralan. O yun nga yung challenge na kung hindi natin ginagawa, for whatever reason, ba't kaya hindi natin simulan? Ba't kaya hindi natin simulan para makita natin kung ano ba mangyayari kung sisimulan ko yan, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano din yung sinasabing benefit na yan? Ano ba yan? If only to find out. Ito na ang ating makata. Maaga, ang bilis na kapag-isip ni Pastor Benhar. Oo, sabi niya, salita ng Diyos ay ating gabay. But no, ha? Panuto. Panuto para sa ating buhay. Yaman dahil sa Diyos ang nagbigay. Dahil Diyos. Dahil Diyos. Yaman dahil Diyos ang nagbigay. Kaya ito ay dapat isang pamukay. Amen. Pero may tanong lang ako. Ano yung panuto? Salita ng Diyos ay ating gabay. Lead. Panuto. Guidance. Hindi. Yun yung gabay. Oh. Salita ng Diyos ay ating gabay. Yun yung guidance. Panuto para sa ating buhay. Panuto. It gives instructions for life. Okay. Pastor Benhar, ano ba yung panuto? Ano ba ibig mo sabihin dyan sa panuto? Ito na si Noli. Noli Francisco. Good evening po. As for me po, is meditation kasi po ang palaging pong pagdating na po sa dulo, which is a meditation. Kinakapos na po or maiinip na po. Nahihinto na po madalas. Honestly answered po. Feel so sorry for that palagi. Honest answer daw kasi pagdating daw sa dulo, kinakapos. Brother Noli, may 2 cents worth lang. Kasi kung kinakapos, iksian mo lang yung pag-aaral o pagbasa. Para hindi kakapusin. Kasi pagka, you know, if you have 10 minutes, tapos 8 minutes yung iyaan mo doon sa reading or studying, hindi yung 2 minutes, wala na, parang ano ka na doon. Bawasan mo kaya. Subukan mo lang. Yung, let's find ways na the desire is there. Surely there is a way para matugunan yung desire to meditate on the Word of God. Yung tama pala si Kwan, si Aaron. Panuto po is instruction. Okay. Napakalalim na Tagalog. Hindi ko lang narinig yan. Panuto. Oh my God. Lalim. Mm-hmm. Salamat sa pag-unawa at paliwanag, Pastor. Salamat mula, po. Mula kay Ate Tris, Patricia. Memorizing God's Word. I must first condition myself and I must be in the mood to do it. Oh, di ba? Another honest answer. Siyempre, kung wala ka nga naman sa mood, paano mag-memorya? It takes concentration, di ba? Hindi ka makamemorya pag hindi ka makakonsentrate. Siyempre, pag wala ka sa mood, paano ka nga mag-concentrate? Di ba? So, how to put yourself in the mood?
Yan, para makakonsentrate ka sa pag-memorize ang God's Word. Yan, whatever helps, sige, anihin natin. Na, kaya ko tinatanong to kasi baka mamaya yung hirap ng isa, yun din ang hirap ng kabila. So, exchange ano tayo, no? Exchange notes so that we can learn from each other. Okay. So, habang hindi pa sila, habang nagsusulat pa sila, Elder June, ikaw ba? Saan ka ba dito? Sa lima? Sa lima, Pastor. Ay, Ate B, parang kanina sabi ni Elder Art, all of the above. Hindi. Kidding aside, yung reading. Kasi nga, may problema ko. Oh, yung reading po. Ah, reading. Okay. Which is majority ata ng mga lalaki, ganun. Parang pag may gagawin, yung manual after ng gawin yung dapat gawin. After basahin yung manual. But personally, meron akong challenge nga doon sa aking mata. Kasi nga, 7 years ago, na-diagnose yung aking mata na may konting punit. Sabi nga ng doctor, is class A type. So, ganun pa man, praise God, kasi may mga practice din na kung saan nagkakaroon ng complementary. Like, pag natulog kami, yung maliit kong anak si L, nasanay siya dun sa Bible application. So, bago siya matulog, nag-a-ask siya ng Bible. So, nadadala po doon. But somehow, yun nga, yun ang aking ano, kasi nga yung mata ko. Minsan ho, pag nababasa ko, watery kasi. Parang yung salamin sa sasakyan na may tubig. So, yun po ang naging challenge ko. But at the beginning, talaga lahat po ito. So, kagandahan naman ngayon, may audio. Ang problema sa audio, nakakatulog. Nakakatulog. Pero praise God, Elder June, na mayroong audio. Kasi, di ba, no, kunyari, from Abu Dhabi to Dubai or Dubai to Abu Dhabi, if you're driving every day, syempre you cannot read and drive at the same time, di ba? So kung nakikinig ka ng Word of God at talaga nakakonsentrate ka doon, nakarating ka na nga ng Abu Dhabi, hindi mo na malayan eh. Opo, di ba, no? Kasi kasama mo ang Word of God sa pag-travel, no? Eh, praise God for technology. O, may pumasok pa po, Elder June. Opo, mula kay Sis Chelly. We praise God po for FCC since we became a member. We spiritually grow a lot through many equipping like the four hearing, reading, studying, and meditating. Napapractice po natin lahat po yung four except sa memorizing. Kaya po hirap po ako doon for our experience. Akala ko nagkamali si Shelly. Ay, but apat lang sinulat ni Shelly. Yung pala talagang nilive out niya yung panglima kasi doon siya hirap sa memorizing naman. Okay. Actually, ako dyan din ako hirap sa memorizing kasi bata pa ako, elementary pa lang, hirap na ako mag-memorya. Kailangan basahin ko na maraming beses, maraming araw para ko matandaan. Eh, can you imagine, elementary ako nung bata pa ako. Eh di, lalo na ngayon matanda na ako. Mas mahina yung memorya. Kaya tagang double ang effort. Double effort talaga ba by God's grace. May pumasok po kaya salamat. Good evening po. Sama-sama po kami ng Living Faith na nanonood ngayon sa aming watch party. Uy, watch hello, party, Living ha? Faith! Magandang gabi po sa inyong lahat. Social distancing po ha. Majority po sa amin ay studying ang sagot since it requires time, focus without any distraction and making sure na tama yung integration natin sa pinag-aaralan natin. Interpretation pala natin sa pinag-aaralan natin. Ah, magandang challenge yan para sa inyo, Living Faith. Kasi, kung, you know, if you will spend time individually, tapos you compare notes, di ba? Yung kakulangan ko, baka makita ko dun sa iyo, di ba? Yung, you know, we can compare notes and, ano, at magpatuloy tayo. Kasi mahirap kasi yung kuminsan yung study na ikaw lang mag-isa eh. Di ba kaya nga sa eskwela, no, iuso yung mga group study. Kasi mas napapalakas yung bawat isa, nababawasan tuloy yung antok o kaya yamot or whatever negatives, no? Kaya, ba't kaya hindi nyo gawin yung kunyari para kayo nasa eskwela uli? Group study. Personal study muna and then group study. Maliban pa sa Bible study. Para wow, talagang babad sa Word of God. Praise God. Amen.
So, parang so far yung mga sumagot nandoon sa merong studying, may memorizing. Wala namang pumasok na reading, no? Ikaw yung sa reading, Elder June, no? Dahil doon sa mata mo. Karamihan ata nandoon sa memorizing at saka studying. Siguro kasi ito yung, it will really take a big slice of time. Hindi ka pwede mag-aral ng sandali lang. Hindi ka rin pwede mag-memorya ng sandali lang. Mm-hmm. Yung mga magaling makinig at magbasa, isang pasada, naintindihan, nakuha agad. Mm-hmm. Pero studying and memorizing, how about meditating? So, mga magaling kayo mag-meditate. Kasi ang problema ng living faith is studying. So, magaling kayo mag-meditate. Magaling kayo sa personal study ng Word of God. No? Mm-hmm. Keep it up. Maganda yan. Ituro nyo sa mga anak nyo. Kanina ba unang natututo ang mga anak kundi sa mga magulang? Diba? Actually, kahit hindi nyo ituro pag nakikita ang ginagawa nyo, ginagawa din nila eh. Nai-strengthen na lang pagka yung verbally nire-reinforce pa natin. No? Pero by action, maganda ng simula. Alright. So, may gusto ka pang idagdag, Elder June, kasi parang karamihan ay ano, siguro ba, hindi, baka iniisip pa nila saan ba sila na medyo hirap. Baka hirap dun sa lahat, saan ba pinakahirap. Meron ka ba gusto idagdag, Elder June? Siguro, Ate B, ito yung sapat na, no? Ang ating pinag-usapan sa gabing ito. Okay. Talagang purihin ang Diyos sa kanyang mga salita na kung saan sa limang paraan natin dapat i-apply ito. At yun nga, yung mga challenges na ito sa buhay natin. Thank you po. Okay, so I guess this is it for tonight. Abangan natin next week yung kabak-to-back nito, prayer. Sabi ko nga kanina eh, God speaks to us through His Word and we speak to God through prayer. Magkasama to. You cannot read the Word of God and not pray. You cannot pray and not read the Word of God. Two sides of the same coin din ito. Right, so kumpletuhin natin next week, ha. Pagdating sa word na prayer, this is a very big word, very exhaustive, napakalaking salita nito. Let's try to simplify it next week. So bago pala yon, kung wala na pong magdadagdag pa, magsara po tayo sa panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli. Salamat ng malaki talaga, Lord, sa pagpaparealize mo sa amin how precious your word is, how precious, how incomparable the richness and the riches of your word. Sana po lagi naming maalala, palagi naming gustuhin, para lagi kaming makinabang sa salita na ibinigay mo sa amin at para lagi ka rin masihan sa amin. Thank you so much, Lord, for this reminder, for this study tonight. Sana ikaw lang lagi malugod sa aming pag-aaral, sa aming buhay. We praise you and thank you in Jesus' name. Amen. Amen. So kung wala na pong hahabol, mga kapatid, salamat, Elder June. Ha? So until next week, mga kapatid, very fast ang transmission ni Omicron, ha? Kaya ano lang po tayo, mag-ingat po tayo, mag-ingat pa rin tayo. Let's stay safe, let's stay happy, and let's stay abiding in God's Word. God bless po.